Startup PH Episode 9, October 6, 2022. Pinuntahan ni Tristan ang juice bar na pinagtatrabahuan ni Danny. Ipapagtapat na niya ang lahat sa dalaga. Kaso nagulat siya na maraming tao sa bar. May concert pala ng isang boy group kaya busy ang staff. Natuwa namang tinitingnan ni Tristan ang masayang pagtatrabaho ni Danny. Ang galing ni Danny na mag-manage ng tao. Pinatugtog niya ang mga kanta ng boy band na BG7 para sumaya ang mga fans sa restaurant. Samantala, nawawalan na ng pag-asa si Davidson. Kailangan na nila magbayad ng bills. Kaya naisip niyang ibenta ang mga gamit na pwedeng mapakinabangan tulad ng aircon at keyboard. Bibili tayo ng bago kapag may nag-invest na sa atin, ang sinabi niya sa mga kaibigan. Ibinenta niya na rin ang tinatago niyang baller na may autograph ng isang sikat na basketball player sa Pilipinas. Pinost niya ito sa isang shopping app at nakuha agad ni Danny ang notification at sobrang na-excite ito. Sa tuwa niya, di niya namalayan na nasa tapat na ng counter si Tristan para mag-order. Ang swerte ko ang pahayag ni Danny dahil sa wakas may way na para magkita sila ng penpal. Nag-message siya agad na bibilhin niya ang baller pero magpadala ng proof na legit ang item at seller. Nagpadala agad ng photo si Davidson at na-confirm ni Danny na siya nga ang kaibigan. Nung narinig ni Good Boy na natagpuan na ni Danny si Davidson at nakita niya ang saya sa mukha ni Danny, malungkot itong umalis. Nagtataka naman si Davidson sa message ni Danny, meron itong pa-I miss you sa kanya. Nung nakita yon ng mga kaibigan niya, tinukso siya pero giit niyang hindi niya kilala ang buyer. Napadaan ang bus na sinasakyan nila sa opisina ng Sandbox. Namangha sila dito. Lahat sila ay gustong makapasok sa kumpanya. Kaso sa dami ng nag-apply, mahihirapan daw sila. Sa lunch break ni Danny sila magkikita ni Davidson sa isang park malapit sa Sandbox. Tinext niya ang binata na andun na siya at ang kulay ng suot niya. Sumagot agad ang binata na within 30 seconds andun na rin siya. Habang nagtitext si Davidson, nakita agad ng dalawang kaibigan si Danny. Kaya nagsabi ang mga ito na magbabanyo para masolo ni Davidson ang dalaga. Nung malapit na si Davidson kay Danny, bigla siyang hinila ni Tristan. Gulat na gulat si Davidson pero namukhaan niya agad si Tristan. Akala niya, andun si Tristan para mag-invest sa kumpanya nila. Ang saya-saya niya. Pero saglit lang daw, kikitain niya lang ang buyer niya. Sinagot siya ni Tristan na alam niyang si Danny ang katatagpuin niya. Na-confuse si Davidson sa narinig. Tinext niya si Danny na hindi siya makakarating dahil may emergency. Sumama si Tristan sa opisina ni Davidson. Doon, pinabasa niya sa tatlo ang mga sulat ni Danny. Nalaman ng tatlo na ginamit ni Tristan ang pangalan ni Davidson para maging kaibigan ang dalaga. "I need your help," ang walang paligoy na sabi ni Tristan. "Magpagupit ka at magsuot ka ng maayos. Kailangan mong samahan si Danny sa isang party at magpanggap na boyfriend at business partner niya." Nagulat si Davidson sa narinig. Si Danny naman ay masama ang loob sa pag-indyan ulit sa kanya ng kapenpal. Di na siya pupunta ng party dahil mapapahiya lang siya. Pinagaan ang loob niya ng kasama niya sa trabaho, iano naman kung hindi mo natapos ang college. Ngayari yun dahil inalagaan niya ang Lola Joy niya nung nagkasakit. Siya din daw ang nagpundar ng food truck ng Lola niya. Very competent din daw siya sa trabaho. Natanong din ang kasama niya kung gusto niya pang magnegosyo. Oo ang sagot ni Danny. Kaso hindi na niya alam kung paano magsisimula ulit. Gusto niya mag-apply sa Sandbox for residency. Pero di niya alam kung paano pagsasabayin ang trabaho at residency. Nainsulto si Davidson sa realization na hindi nagpunta doon si Tristan para mag-invest. Tinanong niya ito kung nabasa nito ang proposal nila. Oo ang sagot ni Tristan pero masyado pa daw maaga para dito. Yun ba daw ba talaga ang dahilan o sa tingin nito wala silang potensyal? Hindi tinugon ni Tristan ang tanong. Pabor ang hinihingi niya kay Davidson. Name your price ang hamon niya sa binata sa isang oras niyang pagpapanggap. Okay na ba daw ang 100,000? Nagulat ang tatlo sa narinig at nag-excuse na mag-uusap lang sila sa labas. Sa labas ng opisina, nagkasundo sila na mas lakihan ang kondisyon dahil willing si Tristan na magbayad. Let's go big, ang mantra nila,